Hello kabayan, magandang hapon po at magandang gabi naman sa bansang Pilipinas or saan man panig na mundo. Nandito naman po ako upang ibabahagi sa inyo ang aking buhay, karanasan at aking sitwasyon dito sa gitnang silangan, para po may idea kayo kung ano po ang itsura ng Saudi. Sa ngayon po ay pupunta ako ng tindahan, bibili ng mga pangangailangan at ipapakita ko sa inyo ang ganda ng lugar. Kahit po na ang lugar na to ay wala masyadong mga park o mga magagandang tanawin, pero may naiiba namang katangian ang lugar na to. Alam po ninyo, ang Saudi talaga eh, hanga ka sa lahat ng mga bagay na hindi nakikita sa iba. Tara, at kasama na rin pong magtapo ng aking mga basura. Ito po yung mga kinaganda dito sa lugar na to. Napakatahimik. Ayan. Kapag ako lalabas kasi, sinasama ko na itapon yung mga pinagano ko, pinagamitan. Alam po ninyo, ang tubig dito binibili. Walang tubig na dito tulad sa Pilipinas na ano. Ito yung tubig na to. Dati ho to 3-4 nung unang Saudi ko lang to. 15 liters ho ito eh. 15 liters. Mayroon 17, mayroon 18 na mas malaki dito yung kulay blue. Dati nung araw, hindi ako nakakamali nung unang Saudi ko. Nasa 2-3 lang yan. Naging 3-4 hanggang naging 5. Alam nyo po ngayon kung magkano ang isa niyan. Ngayon 7 na. Oo. So imagine nyo, 15 liters lang po yan. Pero sa atin sa Pilipinas, magkano lang yan. Diba? Tara, papakita ko po sa inyo ang aking gate. Oh. Sa Pilipinas, hindi po ganito gate ko. Hindi po ganito gate ng bahay. Dito na po. Tara po, sama ko kayo. Mamashal tayo. Yan po ang lugar ko dito. Napakadalang ng tao, napakadalang ng sasakyan. Halos po ang mga bahay dito magkakaparehas ang sukat or hugis. Kung hindi man pare-parehas ang sukat, ang mga hugis. Ang mga bahay ko dito walang alulot or hindi tulad sa Pilipinas. Yan po, nakikita niyo mga damo na yan. Pagkain yan ng tupa, camel, asno or kambing. Yan po, ang ganda ng lugar. Oh, simple lang ho. Napakainit po ngayon dito. Ngayon ang oras po niya, napataas ng araw eh. Halos alas 6 na ng masabing gabi. Oo, alas 6 na ho yan. Pero napakaliwanag pa rin. Hanggang alas 7, mag alas 8, ang taas pa rin ang doon pa lang lumulubog ang araw. Lalo na kapag nasa dulo ka ng Saudi, yung banda ka malapit sa Jordan. Ang araw ko doon, alas 9, liwanag pa rin.
Assalamualaikum. Ya, ganda. Dates. Dates photo, kabayan. Assalamualaikum, Sadiq. Dates po yan, no? Ganda, no? Sadiq is ada nana nana mapiada ada kusbara kusbara ha antage sabga when ada nana ha ati kanta kala when ada nana ana su subes peda anta amga ha ana ana su ada nana anta sakal subes ni na subes ka ah ada nana hey Nana. Ha. Nana ada es ada English. English mati malu. Kami nak ada Abdushan. Abdushan. Ada Nana. Hey, ah Shay, ana malum. Ana Raqib Shay. Hey Shay Raqib. Shay Raqib. Ana malum. Hey Shay Tawi. Laham Raqib. Laham Raqib. Hey. Nana Laham Raqib. Hey. Kullu. Kullu. Ay wa kuis. Laham Raqib. Ada sedik kam kilo ada? Ada kilo mapi ada kis. Ada kam wahid. Kam wahid ada. Kamsarbain. Kamsarbain 45, 45 riyal. 45. Yeah, 45 riyal. Kamsarbain. Mga kabayan, ilang kilo kaya yan? Laki oh. Kamsarbain riyal. Sibuyas. Kamsarbain 45 yun. Tingnan niyo po yung mga gulay dito. Mga kamatis, ang lalaki yung mga kamatis. Alam nyo, kung ganito ang kamatis na napakalinis, alaga po yan ng chemical. Napakalinis, napakalaki. Alam nyo, ang dami nasasayang kaya mga gulay dito. Kapag hindi na po nabili yan, itatapon na lang. Ako, iniingi ko yan sa totoo lang. Tulad yan, nakikita nyo, ayan o. Mga ano na ho yan, mga face out na yan, mga baladiya na ho yan. Ay, itatapo na yan, no? Ayan, oh, sila, oh. Ang dami, oh. Alo, sira-sira na, oh. Sobrang hinog. Oh. Sa totoo lang, oh. Ang dami, oh, nasasayang na ako, oh, iniingi ko yan. Kasi nainayang naman ako. Oh.
isa sa mga pinagpaalang lugar ang Saudi, sa totoo lang. Ang mga tao dito pinagpaala dahil sa biyaya. O sa mga pagkain, lahat nasa kanila na yata. Itong grapes na to, napakamura lang sa kanila. Oh. Normal lang po yan. Grapes, orange, ano ang tawag dito? Purse. Ito naman. Chico. Ayan o. Mga orange ito, normal lang po sa kanila yan. Ay, avocado. Maliliit o, mga kabayan. Avocado. Avocado, maliliit o. O. Oh. Nandito po tayo ngayon, mga kabayan, sa Bakala, o sinasabi nilang tindahan o store. Maliit lang po to, pero ganun pa man. Eh, halos nandito na lahat yung mga ulam. Itong mga regular na inuulam ko eh. Isdang tamban, isdang hasa-hasa, sa yung mga isdang nahuhuli sa India. Hindi ko alam kung ano to, parang milpis o hito sa atin. Nanawa na po ako nun. Ibahin naman natin ang ulam. Yung in-order ko dito, yung kanilang laham or yung kanilang ano, walang iba, mga kabayan, na ulam. Ang hirap naman ng ganito, no? Lagi ganyan na lang ang ulam dito. Nakakasawa na rin. Eh kaso no choice eh. Ito. Yun namang balumbalunan sa kaatay. Wala rin iba. Balik isda na naman kaya ako. Ganyan talaga buhay Middle East. Kami mga FW eh. Kaya uwi na kami nito. Yung iba may mga pakpak na. Parami ang manok. Mahal na rin ang mga manok ngayon. Wala na. So, isda lang. Ayan yung mga kanilang mga things dito, mga kabayan, na tinitinda. Ito naman yung mga ingredients, mga curry nila. Mahilig po sila sa mga curry. Ayan o. Bombay biryani. Ayan. Ayan mga pang-mix nila sa mga pagkain nila, yung mga hang. Oo. Ayan. Ah, may turmeric powder pala dito. May red chili powder. Chicken masala. Fish masala. Iba pala yung ano, may garlic powder. Ito ano to? Coriander powder. Eh, hindi ko hulang lamian. Ayan po. May curry powder. Maraming kulay ng curry. Curry powder. Turmeric powder. Curry powder. Yun ho ang mga karamihan mga tapos, mga beans. Iba-ibang uri ng beans. Eto, munggo. Munggo yan. Pero, ayoko naman yan. Gusto ko yung lutuin na pang madalian lang. Eto tayo, dito tayo sa hasa-hasa. Ayan ho, ang kanilang mga tindahan dito.
Ang kape. Mahilig po ako sa kape. Ayokong nababawasan yung kape ko eh. Gusto ko lagi puno yun. Ayan. Ang kape. Bao. Sarik sa Molly Kalas? Maja. Juma Mailji. Bukra. Bukra supa iji. Ay 100% ta? Ah, miyas percent ay wakwes. Ano pa nga ba kukunin? Ay nako, nakalimutan ko na. Jesus, may suka na ako doon. May suka. Bechen. Bechen ko nila dito, napakalaki. Alam mo eh, walang ito pa seasoning, super seasoning para silang ito. Sadik! Adakam? Adakam? Asyari. Wahid. Asyari apa? Ada. Arba. Asyara. Kullu asra rial. Wahid. Wahid habba asra rial. Ay, wa mushkil, mashallah. Mapi sagir. Sagir pi. When? Sagir mapi. Kulo same. Ah, baden. Mushkil. Patir. Mayji tartip. Tani. Ano pa nga ba? Ay, wa. Grabe. Ito. Oh, ayan na. Mga prairie. Ano pa nga ba kailangan ko? Bukas na lang kukuha na lang. Kukuha sana ako ng Indomie. Kaso, baka madali naman ang bato ko dito. Batugan na nga ako. Madadali pang bato. Naku po. Okay na yan. Yun lang. Baden sa dik. Talata mo yan. Pani. Sige, talata. Aywa, talata. Pani yan. Inshallah. Inshallah. Ada sa dik. Ada mudir sa dik. Aywa. Ada tani mudir sadik. Aywa. Kullu napar? Hindi. Ano mga ka Hindi? Bangladesh. Ada Bangla, Bengali. Ada Bangladesh. Mapi ada Hindi. Ada Bangladesh. Bengali. Entay Hindi. Yes. Ada mga Hindi ada Kerala. Kerala. Yes. Kerala ada inta sadik Muslim or Christian? Muslim. Ah, mashallah. Aywa, assalamualaikum sadik. Ay kulu hi, say hi. Aywa, say hi. Ah, mga kabayan, mga kaibigan po mga yan eh. Mga tropa na dito. Ayan na mga kabayan, yung tinutukoy kong mga asong desierto or yung sinasabi ko sa ating askal. Mga asong kalye. Yan mga asong disyerto. Tingnan nyo, ang laki niya, no? Ang taas. Ang dami ho dito yung pag-alagala. Ay ba? Pauwi na ho ako. Hmm.
Alam nyo ba, mga kabayan, o sa ibang lugar tulad ng part ng Amerika, Canada, Australia, o part of Europe, ang mga sasakyan doon mga marami o doon ang halos pagawaan. Alam nyo ba, dito sa Saudi, halos parang laruan lalang po dito yan. Oo, yung mga sasakyan dito, normal na sa kanila yan, parang ginagawang libangan na. Napakarami po talaga sasakyan dito. At din mo dito mo rin makikita, lalo kapag nasa part of ng Riyadh ka, Jeddah, Dammam, Al-Kubar, yung mga malalaking city. Dito mo makikita yung mga Ferrari nasa labas lang. Ayan, mga Ferrari, mga BMW, mga yung Hammer 2. Nasa Jeddah ako minsan, naka-parking lang po sa labas yun. Ni wala nga kumot. Pero sa Pilipinas, kumot na yun. Kung maganda pag-aray, dito po sa Saudi. Naarawan. Nasa sandstorm. Yun lang ho dun. Hindi na nila kinukumutan. Kahit na gano'ng kaganda ang sasakyan. Pero lang, yung mga talagang may mga pasadyang garahe. Pero most dito hindi ho sila maselan. Kasi halos lahat dito, kaya nasabi kong ang Saudi isa sa mga pinagpalang lugar o tao. Kasi kung babasihan nyo kasi sa Biblia o sa kanilang banal na kasulatan, yung tinutukoy na Quran, ang Saudi yung pinangako ni ng Diyos kay Abraham, ang dalawang nasyon na yan ay ibibigay niya ang karangyahan at katanyagan. Kasi ako nakita po paano nakakabasa ng Biblia, at nakita ko yun, totoo yun. Kasi itong Saudi ang lugar na pinagmulan ni nakapatid ni Isaac po yun. Itong kanya mga lahi. Tingnan nyo na ganda ho, no? Napakatahimik, napakadalang ang tao. Tapos yung lugar na yan, nakikita nyo yung lugar na to, yan dito naman ang nag-drag race sa mga kabataan ng mga Saudi. Tingnan, may bakas pa ng mga gulong yun. Pinauusok nila yung gulong nila dito sa sasakyan nila. Paikot yan. Ito ang ginagawa nilang racetrack or pagdadidrip nila. Hanggang doon, dyan sila kung saan tumatakbo yan. Ang haba niyan, hanggang doon. Yan, mga kabayan. Yan ang lugar na aking kinatatayo ngayon. At hanggang dito lamang, maraming salamat, kabayan. Mabuhay ang lahat ng OFW.